Pag-usapan naman natin ngayon, no, mga apo, ang isang kwento sa Biblia tungkol sa isang propeta na naging kontrobersyal. Ang Biblia ay may maraming mga kwento kung saan hindi tayo binibigyan ng matibay na impormasyon. Tayo ay naiwan sa ating sariling mga haka-haka tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sa kasamaang palad, maaari itong maging mapanganib kung makaligtaan nating alamin ang tunay na nilalaman ng kwento. Ang isa sa mga kwentong ito ay mababasa natin sa Judas chapter 1 verse 9, kung saan si Michael ang tanging pinangalan ng arkanghel sa banal na kasulatan ay nakipagtalo kay Satanas tungkol sa katawan ni Propeta Moises. At ganito ang sinasabi, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan kanawa ng Panginoon. Walang malinaw na dahilan ang mababasa natin sa Biblia kung bakit nagtatalunan sina Arkanghel Michael at ang Diablo. Ang pinakamahusay na paliwanag na dahilan para sa argumentong ito ay purong haka-haka lamang. Ngunit mayroon itong kapanipaniwalang bigat at konklusyon. Si Moises ay inilibing mismo ng Diyos sa labas ng lupang pangako at ang lokasyon ng libing na iyon ay inilihim. Mababasa natin ito sa Deuteronomio chapter 34 verse 5-6 at ganito ang ating mababasa. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Sinasabi ng mga eskolar ang tungkol sa mga bagay na nais ng Diyos na inilihim ito upang hindi sambahin ng mga Israelita si Moises. Ang mga tao noong panahon ay labis na nasaktan sa pagkamatay ni Moises. Si Moises ay naging isang napakahalagang tao sa pagbuo ng kultura ng mga Israelita. Kaya gusto ni Satanas na malaman ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng libingan ni Moises upang lalo niyang masira ang debosyon ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa libingan ni Moises. Gustong linlangin ni Satanas ang mga Israelita na sambahin nila si Moises at kilalanin bilang Diyos. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit nakipagtalo si Michael Arkanghel kay Satanas para hindi matuntun ang lokasyon kung saan inilibing si Moises. At sa isa pang posibleng paliwanag, si Satanas na tagapag-akusa ay nais makuha ang katawan ni Moises dahil si Moises ay isang makasalanan at isang mamamatay tao. Kaya naniniwala si Satanas na may karapatan siya sa bangkay ni Moises dahil hindi pa nangyari ang pagtubos ni Kristo sa sanlibutan. May mababasa kasi tayo sa Biblia na si Moises ay nakapatay ng isang Ehipsyo dahil ipinagtanggol ni Moises ang isang Israelita na sinaktan ng isang Ehipsyo. Mababasa natin sa Exodo chapter 2 verse 12 ang ganito. Tumingin-tingin siya sa paligid nang wala siyang makitang tao. Pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Si Moises ay isa sa mga pinakadakilang pinuno na nabuhay noong panahon. Siya ang lalaking nanguna sa mga anak ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto at kasama nila siya sa kanilang paglalakbay sa loob ng 40 taon. Kaya noong namatay si Moises,
mababasa natin sa Daniel chapter 12 verse 1 ang ganito. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit mailigtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Maliwanag na inutusan ng Diyos ang arkanghel na si Michael na bantayan ang mga pangangailangan ng bansang Israel at protektahan sila. Malamang na inatasan ng Panginoon si Michael na pangalagaan ang katawan ni Moises para sa Diyos at bantayan ito sa loob ng ilang panahon. Maaaring iyon ay dahil sa mataas na posisyon ni Moises sa paningin ng mga Israelita. Siya lamang ang tanging pinuno na mayroon ang mga Israelita noon. Karamihan sa kanila ay ipinanganak at lumaki na sa ilalim ng kanyang pamumuno. At kahit na ang mga tao ay madalas na nagbubulungan at nagrereklamo tungkol sa kanyang ginawa, pagkatapos naman ng kanyang kamatayan ay tiyak na gusto pa rin nilang parangalan si Moises sa isang espesyal na paraan. Mababasa natin sa Deuteronomio chapter 34 verse 8 ang ganito. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Ang mga Israelita ay umiyak at nagluksa para sa kanya sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, posibleng gusto nilang dalhin ang bangkay ni Moises kasama nila sa lupain ng Kanaan at gusto nilang ilibing siya doon at magtayo ng isang detalyadong dambana sa ibabaw ng kanyang mga labi. Maaaring magbigay-pugay sila sa labi ni Moises at maaari din na pagdating ng panahon, sambahin na nila ang ginagawang dambana ni Moises. At ang planong ito ng tao ay nalaman ng Panginoon. Kaya kinuha ng Panginoon ang katawan ni Moises at inilibing ito sa nakatagong parte sa Moab. At sa magpahanggang ngayon ay wala pang nakatuntun at nakakita sa lugar na ito. Okay, at maraming salamat no mga apo sa isa na namang magandang talakayan. Sana'y may napulot kayong karagdagang kaalaman. Muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye!